Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang muling pagkabuhay, magdulot sa inyo ng tuwa at galak at sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Isang maganda, mabiyayang umaga po sa lahat. Ngayon ay Martes ng ikalawang sanglinggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Nag-aanyaya po ang ating liturhiya na magalak tayo at magdiwang. Papurihan ang Diyos dahilan sa biyaya ni Kristong muling nabuhay. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging ang mga taong nasa iba't ibang larangan ng buhay at pagkakabuhay, maging ang kapayapaan ng mundo, lalo na sa mga pook na mayroong hidwaan, digmaan, at yung pong mga isinasamo nating panalangin sa pamagitan ng ni Santo Padre Pio ay atin pong iluhog sa Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, minsan pang siyasatin natin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang magdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre,
Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang ipinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy naghahari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghahari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghahari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghahari na, ang damit niya ay maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi niyo alam kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito?" Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupo
Sinusunod ka namin, Panginoon, Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pangalawang sanglinggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Nagdiriwang po tayo ng Easter sa loob ng 50 araw. At nung isang linggo ay ipinagdiwang natin ang octave day of Easter at gayon din naman ang Divine Mercy Sunday. Kaya sana sa ating kalooban ang dakilang awa at pagmamahal ng Diyos ay nakakintal pa sa ating pagkatao at kalooban. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang muling pagkabuhay po ang sentro ng buhay ng Kristiyano araw-araw. Kaya naman narito tayo sa paligid ng hapag ng salita ng Diyos at sa hapag ng banal na hapunan. Pagkat tayo ay people of memory, Easter people, pakibigkas nating muli, ako ay bahagi ng people of memory. At gayon din naman, Easter people. Kaya yung binanggit sa unang pagbasa, sampuso at sandiwaan, ano, ay dapat ang ating manner of existence. Pagkat ang resurrection bilang sentro ng ating buhay ay siyang pinagbabatayan ng mystery at the service of Christian proclamation. Pakibigkas natin muli, the mystery at the service of the Christian proclamation. Kaya yung ano pamang pagpapahayag natin na si Kristo'y muling nabuhay ay ang pananalig natin sa muling pagkabuhay ang siyang pinagbabatayan. Kaya tayo'y courageous, hindi duag. Tayo po ay puspos ng tuwa at galak. Ipinapahayag sa buong mundo at sa sino mang taong makasumpong natin ang katotohanan ng ating pananampalataya na si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay at siya'y babalik sa katapusan ng panahon. We keep on re-echoing this truth. At dapat tayo ay kumbinsido na si Kristong muling nabuhay ay suma sa ating pagkatao. The risen Lord, the new life na dulot ng muling pagkabuhay ay nasa sa ating pamumuhay. Pagkat sabi natin, magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y sumampalataya. Nasaan ang prueba nun? Dapat ito'y nasasaisip natin, nasasapuso, at nasasabuo nating pagkatao na tayo ay authentic, hindi peke. Tayo'y totoong Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung binabanggit nating muling pagkabuhay, dapat nandun din ang mystery of our understanding of who Jesus Christ is. Naturingan kang Kristiyano, ay patunayan mo
na si Kristo'y nasa sa buhay mo. Hindi ka na alipin ng kasalanan at kamatayan. Hindi ka na dapat dayokdok o adik sa paggawa ng kasalanan. Ikaw ay promoter ng buhay. May tuwa at galak. Kaya nga kita ay grasya at hindi disgrasya sa isa't isa. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yun ay grasya para sa iyo. Pag-uwi mo sa iyong pamamahay, dadalhin mo ang mabuting balita ng kaligtasan na si Kristo'y nasa sa iyong buhay. Kaya naman po si Nicodemo ay mautita. Kanyang inaalam na mabuti sino baga itong Hesukristo na ito. Kaya dapat po tayo ay merong stock of knowledge. Not just a mere information kung sino si Kristo sa ating buhay. Kaya magsasaliksik ka po sa banal na kasulatan. Naalaala ko yun ang first look of Jesus. Yung second look of Jesus ay yung mga itinuturo na mga katikista ng ating mga magulang, ng ating ninong at ninang, sapagkat sila ang unang katikista. Maayos, sistematikong pag-aaral, pagtuturo at paghuhubog ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. We appropriate it into our lives. Ang bango, ang halimuyak ng kabanalan na dulot ni Kristong muling nabuhay ay dapat suma sa atin. Amuyin mo nga yung katabi mo kung ang amuyin niya ay amoy ng kabanalan. Pagkat sabi sa atin, be holy. Pagkat nung kita'y binyagan, pumasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Pakibigkas natin muli. Nung ako'y binyagan, ako'y pumasok sa buhay at kabanalan ng Diyos. Kaya naman, yung bagong buhay, eh dapat karanasan natin. Ang mga mahal na araw, ang ginawa natin sa buong Koresma ay dapat mayroong impact o influence sa ating buhay at pagkakabuhay. In the multifaceted dimension of human existence, economically, politically, socially, and culturally, dapat karanasan natin si Kristo'y muling nabuhay. Hindi na tayo adik sa kasinungalingan. Dapat tayo'y nananambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pakibigkas po natin, ako ay nananambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa sabi-sabi. Kaya yung pong pagtataas, yung binanggit dito sa Ebanghelyo, itinataas ang anak ng tao. Katulad nung pagtataas ni Moses sa tulos na nandun yung tansong ahas, na sino mang tumitingin doon ay hindi namamatay. Kaya as we behold the cross of Christ, dapat ito'y umaakit sa atin. Itinataas natin ang ating puri at dangal. Hindi na yung kadustaan ng kasalanan at kamatayan. Nananalig tayo na matatamasan natin ang panibagong buhay, bunga ng mapanligtas na pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya ito po ang ating mission as Easter people. Si Kristong muling nabuhay, ating ibabahagi, idudulot sa ating kapwa-tao. The trademark of the cross, as we make the sign of the cross, must be our legacy to people we met in our everyday manner of living. Taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, ng kanyang mapanligtas na pagmamahal, kaya naman tayo ay may kapanag-utang magmahal, magpatawad, gumawa ng mga kabutihan, spirit-impelled existence, pakibigkas nating muli, spirit-impelled existence, sa bugso, sa sanib ng espiritong banal at hindi sinasanibang ka ng kadimonyohan. Dapat ikaw ay mabuting tao. Karapat dapat sa taguring pagiging Kristiyano pagkat ikay anak sa liwanag, hindi sa anak sa dilim at lagim ng kasalanan at kabatayan. Kaya as children of light, isasama natin ang ating kapwa. Hindi exclusive ang kaunlaran. Dapat ang kaunlaran ay inclusive. Walang naiitsapwera. Kaya nga ang panawagan sa atin ay Synodal Church. Pakibigkas po natin muli. Synodal Church. Sama-samang naglalakbay bilang pamilya ng Diyos. Walang napapag-iwanan. Walang naisa sa isang tabi. Kaya hindi tayo tagapagtaguyod ng mapanlinlang na kaunlaran o pseudo-development. Dapat po ay talagang buhay na ganap kasiyasya. Walang kapalpakan, walang corruption, walang ano pa mang bahid ng pagpapasinungaling o pagkukunwari. Totoo tayo pagkat nananambahan tayong tunay sa espiritu at katotohanan bilang mga anak ng Diyos. Born from above. Naalala ko ito pong ating ipinaliliwanag na ebanghelyo ay tungkol sa born again. Sa totoo lamang ay ang tunay na born again ay tayong mga Kristiyano na namumuhay sa katotohanan, hindi na padadala sa agos ng kasinungalingan o pretensions. Mapagpanggap, hindi yon ang ating buhay. Pagkat bagong buhay, born from above. Kaya nga hinahangad nating palagi ang mga bagay na makalangit, hindi mga bagay na makalaman o makamundo. Pagkat ikaw ay totoo, anak ng Diyos sa isip, sa puso, sa ating inuugali tuwina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay
kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang sa ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob niya ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal,
iligtas mo kami tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. Gayun din po ang mga nasa iba't ibang ministries sa ating pamayanan, mga nasa advocacy for social justice and peace, maging yung mga nasa advocacy for non-violence communication, yung mga nasa environmental concern and stewardship of creation and promotion of life, maging yung pong mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, lalo na ang mga magsasaka, mga mangingisda at mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga overseas Filipinos, maging yung pong mga nasa iba't ibang profesyon, maging yung mga nasa public and government service, yung mga nangangalaga sa kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran, yung pong mga naghahakot ng basura, at maging yung pong mga nasa akadem, lalo na yung mga nag-aaral, nagtuturo, naghuhubog, yung iba ay merong examination, academic exam, at nag-a-accomplish ng kanilang mga requirements. Maging yung pong mga naglalakbay sa karagatan, sa lupa, maging sa himpapawid. Kaya ipagdasal po natin ang mga drivers, mechanics, mga road users, at maging yung pong mga men and women in uniform, mga nasa bilangguan, volunteers in prison, pastoral care, at maging yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Yung mga nagadiwang ng kaarawan at anibersaryo at yung mga iniluluhog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio. At alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, yung mga sumakabilang buhay nating miyembro ng ating pamilya at mga taong naging bahagi ng ating buhay, yung mga namatay dahilan sa digmaan, karahasan, mga lindol at iba pang mga kaganapan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo,
Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at pagkaganitong Martes, si San Antonio ng Lisbon at Padua. Maging ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, mayroon tayong kakayahang sumambit ng panalangin sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, pagpapatawad, tuwa at galak
magbigayang kayo ng kapayapaan at Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kailangang pagdiisan ni Kristo ang kahirapan saka dapat siyang mabuhay ng kalwalhati ay kamtan. Alleluia, siya'y idangal. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa walhati niya.
at magalak. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang lambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nananamay ng Diyos sa pihumango ang bisig niya kaking hanggang kapag Linggo ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa ating pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Kaugnay po ng isinagawang blessing at grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang CLAYGO or Clean As You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main church entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima,
Ngayon pong darating na linggo ay ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala na pong misa na 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay isang fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari po kayong makabili ng tiket sa ating pamisahan, sa HR office o sa mga nakastasyon sa paligid ng ating simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ito. ...ng tanghali. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipinag-aanyaya din po namin ang mga nais na magmadre
18 taong gulang hanggang 35 taong gulang. Ito po ay isasagawa sa San Damiano House of Spirituality. Malapit po dun sa rotonda ng Tagaytay City, Franciscan Missionaries of Mary. At ito po ay sa April 29 and 30. Dalawang araw po ito. Ito po ay libre. Kaya wala kayong ikababahala sa inyong pagkain at accommodation. Just go there, ano? 18 years old up to 35 years old na babae. Ano po? Dalaga. At ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay taga Diocese of Buac, Marinduque. Kami rin po ay humihiling ng inyong tulong, donasyon, pagmamahal para sa aming ipinatatayong bahay pari. Ito po ay magsisilbing tahanan ng mga may karamdaman at nag-retire naming mga pari. At sa Mayo 10, yung po ay 45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Kaya ito po ay magsisilbing landmark para sa nasabing pagdiriwang. Yung po ay kapiestahan din ng canonical coronation ng Mahal na Birhen Maria, Our Lady of Biglang Awa, na patrona ng Diocese of Buac, lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po sa inyong gestures of love, panalangin at pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, ting hari at manunubos.